Okay mga kapikers, andyan dito ang mag-asawang kolektor. Welcome back sa another episode ng Tonto Picker. Ngayon ay pupunta tayo ng Quezon City at bibisitahin natin yung mag-asawa na collector. Kaya mga pickers, kita tayo doon. Mga kapickers, nandito na tayo ngayon sa Quezon City. Mamaya, bigyan ko kayo ng update kung ano yung kaganapan. Okay mga kapikers, andirito ang mag-asawang kolektor, paring Ronald, tsaka si Ate Jella. Mga pre, paano pa kayo nagsimula na mag-kolekta? Sino ba muna? Bigyan nyo naman kami ng ano, konting hint lang. Sige, ikaw muna pre. Ako, nagsimula ako mag-kolekta no high school pa lang ako. Actually, elementary pala. Kasi ito yung unang binigay sa akin ng chewing ko. So, sa tips ka pala nagsimula? Yeah. Hindi pa ako noon, yung si Clover kasi ako eh. Sabi ng slow rock na chewing ko, ito, pakinggan mo ito, malupit. Black Sabbath. Ay, Black Sabbath. Heaven and Hell. So, dito, nagsimula ako rito, then na-discover ko na may iba ko pa na mas mga... Hindi, ito actually yung pinakamalupit, pero marami pa rin Pinoy, local na Pinoy band na malupit. Nag-collect na rin ako naman tape sila. Ano ba mga Pinoy band ng ano, naka-influensya sa'yo? Marami eh. Nag-umpisa ako sa Dadon. Ito, regalo sa akin nung first year high school ako, nung kaklase ko, Dadon. So, ibig sabihin, sa'yo pa yung mga yan, simula noon pa. Yan, Dadon. So, ang Dadon, parang sinasabi na na pop rock nung panahon ng 80s yan eh, pero sumigat yan. So, parang eraser edge yan nung 80s. So, na-discover ko rin, punta ako recto, na-discover ko, may iba pa palang mga ano, malulupit ang mga panda, undergrounds. Ito yan, oh. Tulad ng, yan, second coming ng... Dead Ends. Ito, hindi ko na alam itong mga ito, eh. Underground na siya. Actually, underground recording siya ng mga punks nung mga panahon nung 80s. Meron palang mga ganyan noon? Yan, tulad nito. Third Bombardment, DRC rin yan. Twisted Red Cross, ang tawa ang sinasabi nun. Mga astigin na banda. Hindi mo na may ibigay. Ito yung mga unang mga tapes ko. Yung iba rito, early 90s na ni-release kasi hindi ko na ano, nakuhang kolektahin ng ano eh, no, tapes. Pero yung iba rito, early 90s, nag-resurgence kasi yung mga punks noong panahon yun. Lahat yan mga Pinoy? Pinoy to Pinoy lahat. Bands. Pinoy, ano to? Mamaya may mawamakalala ng mga kabigers natin. Pinoy ano to, underground band. Astig. Tapos naging, yan, ito. New Wave naman to. Nakiano rin ako sa New Wave. Then of Another Kind. Ito. Ewan ko, tanda nung iba. Things December, Ethnic Faces, Intro Boys. Yan, kilala nung iba yan, Intro Boys. Mga datihang Pinoy bands eh, no? Yes.
So, basically, dyan ako nagsimula at saka mga poster na binibenta sa Recto. Pagbibente dati. 20 pesos dati na ngayon nakikita ko kay Alvin Guaniso na 250 isa. Ang panagumahan. Grabe, 20 pesos na mga pickers sa ngayon, 200. Okay, 20 pa sa banda yun. 20 sa banda. Ang mura naman ang sabi mo. Sa libo eh. Dito pala si Alvin. So, punta naman tayo kay Ate Jella. Ikaw naman, Ate Jella. Ano ba yung mga kinokolekta mo? Lugi ako, wala akong mapapakita na sa tumbo. Okay. Nag-start ako elementary, mga t-set. O mga babasagin akong ano-ano, mga pinggang maliliit, baso, ganyan. Ang tsaka manika. Yeah, sa manika, kahit ano itsura niyan, kay creepy yan, maganda yan, kahit ano. Kahit lumang-luma na yung itsura niya. Kahit luma. Kahit yung mga pang-tehoror na? Oo. Mas maganda yung mga ganun, yung mga creepy yung ano. Merong konti, ayan, nandyan. Mamaya mga pickers, pakita natin yun. Oh, pinabot na sa akin. Ayun. Kaya sample pa lang to. Sample pa. Pero mamaya may papakita tayo mga collection ni Ate Jella. Marami talaga manika, kaso paano lang hindi mapapakita kasi mga nakatago sa box. Oo. Kulang yung space namin para mailabas sila lahat. Yan yung kailangan nakatago kasi mahirap din maglinis eh. Kasi okay, maalik kabok. Lalo rito. Oo nga, open area yung kanila eh. Open space eh. So, mga alikabukin talaga. Yun ang struggle pagka marami ka ng item. Tama. Ito eh, actually ito, lugar ko to eh. Kasi narito lahat ng mga, ito may mga albums ako rito. Yung mga plaka. Tsaka yung, yan. Lahat ng yan kay parang Ronald. May mga players ko, actually may mga players. Gago ko pa ng ano rito yan eh. Stunter, parang. Hindi pa pala tapos to ha? Hindi pa. Mga ka-pickers, ang nakakatuwa sa dalawang to, mag-asawa sila, pero magkasundo sa collection. Diba? Kahit iba yung collection nila, nagkakasundo sila, hindi katulad nung iba na pag si Mister bumili ng collection, magagalit si Mrs. Diba? Eh, sa inyong dalawa naman, paano nyo nagagawa na magkasundo kayong dalawa? Sa collection? Sa collections. Pagka bumibili si Ronald, kanyari, bumibili si Ronald ng collection, kailangan bibili ka ba? Kailangan pala pagka bumili si Mister, meron din si Mrs. Hindi naman. Ano, yun sa totoo lang. Pag bibili siya, minsan sasabihin niya, o may darating dyan ha, magugulat ako, ano yan? Ganyan. Pero pag bago naman niya bilhin, pag ano, papakita niya sa akin, okay ba yung presyo nito, tatawaran ko ba? O hindi. Maganda ba yung item? Ganun, so parang ikaw ang ginagawang middleman? Oo. Pero mas marami naman sa deal na nasusunod naman na ibibili yung mga gusto namin parehas. Parehas kaming merong ano. Minsan siya, itatag niya ako, may nakitang
di tinakita dun, tingnan mo kung gusto mo yung ganun o ganyan. Kailangan okay sa'yo bago niya kumain. Hindi naman ganun. Minsan nga magugulat na lang ako eh, bayaran mo to. Ganun eh, nakuha niya pala niya. So pagka ganun yung nangyayari, naiinis ka ba o nagtatampo? Hindi. Kasi may time din naman na ganun ang ginagawa ko. Mm-hmm. Magugulat na lang siya na sabi ko, bayaran ko sa Gcash to. So ibig sabihin? Kasi ano yun? Ay, may kinuha ako kay Ani. Bigayan lang, di ba? Bigayan lang. Bigayan lang. Parang sa'yo, magugulat ako. May utang pala. Magugulat na lang, magugulat na lang siya. Kikipain na lang pala niya ako. Oo. May inotin na pala si Parin Ronald. So, yung mga ka-pickers, kailangan, bigayan lang. Wala namang kailangan na tampuhan. Para, kasi, sa mga ka-pickers, sa isang relasyon, kailangan give and take. Parang sa kanila, huwag mong ipagpapalit yung samahan ninyo sa isang connection lang. Diba? Bigayan kayong dalawa. Para magkasundo pa rin kayo sa huli. Ano ba yung maipapayo ninyo sa mga baguhan na kolektor? Ang payo sa mga bagong kolektor, no? Siyempre, parang okay lang mangolekta, no? Pero sana doon sa kakayanan mo rin. Kasi kami nagsimula kami sa mga maliliit lang eh, hindi naman gano'ng kalaki, hindi kong aking sa no, panahon na yun. So kung ano lang yung kaso sa ano ko, Kung ano lang yung kakasya sa budget. Kung meron kang 2,000 budget for the week para sa isang, para sa pambili mo ng koleksyon, hanggang doon ka lang ang limit mo. Huwag kang lalagpas doon kasi parang magiging yun, bisyo. Hindi na siya hobby, kundi magiging bisyo na. Masama yun. Unahin pa rin siyempre yung pangangailangan, basic na mga pangangailangan. Unahin natin yung mga makakain. Yes, bago doon sa hobby. Unahin muna ang pamilya. Yun, lalo na, may pamilya na. Oh, may pamilya na. Kasi mention naman, may mga binata. O, mga dalaga, gusto mo na mag-collect. Unahin naman nila yung, siyempre, yung pangkinapukasan nila. Magtira kayo sa bagong pangkinapukasan. Although, may argumento na kaya ka naman pumibili kasi for future investment. Pero ganun pa rin naman, ganun pa rin, mag-limit ka pa rin ng, alam ba, kung yun nga, sinasabi ko kung 2,000. 2,000, limit lang. Limit lang. Huwag masyadong mag-over-expense. So, mga ka-pickers, narinig natin mula sa kolektor ng Quezon City. So, Pring Ronald, di ba nagbebenta rin kayo? Nagsiselling din kayo? I-promote mo naman yung page ninyo para kung sakaling may makapanood nito, gusto kong bumili ng mga item na pinakita ko sa kanila, eh, madali ka nilang makontak. Yun. Bali, actually, hindi naman kami seller nung umpisa. Talagang namimili lang kami buyer. Pero nung dumami na yung koleksyon at saka kakadoble-doble, minsan army pa nga yung tinatanggap. Oh, bultuhan pa yung nabibili. Bultuhan. May naisipin na rin namin magbenta. Online shop siya. Rogis Collectible. Ito mga ka-pickers, makikita ninyo. Rogis Collectible. Bisitahin nyo lang po yung page niya, tsaka i-like nyo na din po. Kung may magustuhan man kayo na item, mga ka-pickers, i-message nyo na lang po siya, pero huwag nyo naman po sana i-joy tips. Kasi hanap buhay po to eh. Hindi naman po tayo naglalaro, di ba? So far naman, wala pa kami na-encounter na gano'n. Ang gaganda kasi ng mga item nyo. Sa totoo lang. Mapapabili talaga. Kahit ako eh. Pabili.
Oh, Pre Anthony, ano ba mga nabili mo rito sa Rogis Collectibles? Ito ka, anong nabili ko rin? Basta piso-piso lang. Ito lang talaga. Tingnan mo, nakadami ka nga ng cards dito. Magkano ba itong mga to? Piso-piso to eh. Piso-piso mga cards, mga anime cards ng 90s, mga kabikers. Oh. Ang dami na ito. Piso-piso lang. Mga memories to. Pantalag sa atin, same. Dragon Ball. May pakete pa ng Magi. 20 daw. Ito, etnib lang o, oh, 20 lang o. Oh. Saan ka mo makakita ng ganito sa panahon ngayon? Sikano? Yan, lahat ng mga cards nang yan mga pickers, piso-piso lang. Kaya recommended ko dito, Rogis Collectibles mga ka-pickers, bumili kayo dito. Murang-mura lang ng mga collection. Nal, sa dami ng item mo na to, paano nangyari na dumami ng ganito yung items mo? Wala, nambili lang ako ng bili. Tapos marami ko nakakilala ng mga seller. Marami ko nakakilala ng mga... Eh, nakita ko yung mga iba, mga bodega, mga tindahan, mga tindahan na tinago nila yung mga items nila. Yun, kaya binili ko. Pinakyaw mo lahat ng yun? Pakyaw, kung kaya ko pakyaw, hindi pinapakyaw ko. Pag kaya ng budget, pinapakyaw. Ganun lang. So, paano ka napunta nitong selling? Selling, dati kasi talaga hindi kami nagbebenta. Collection lang, eh dumami. Minsan nga, hindi lang dalawang, hindi lang doubles eh. Marami pa talaga, yung dumadami ng dumadami. So, naisip ko, share ko naman sa iba. So, share ko bilang ano, pero syempre dapat may konting ano lang, konting tungkol lang, okay na. Pambawi lang din, ibig sabihin, pambili lang din ng bagong items na palit pa. Parang let go, tapos may papalit naman na bago. At least, yung pagbebenta namin na kukompensate niya yung gastos ko dun sa mga kinokolekta ko. Pambawi lang pa. Pambawi lang. Sakto lang. Thank you.
lumalabas, ang dami mong magagandang items na. Sa mga items mo na yun na pinakita ko sa mga kapickers natin, alin doon yung ayaw mong pakawalan? O yung ayaw mong mawala sa'yo? Siyempre, siyempre sasagot ng karamihan dyan, lahat. Kaya kung sasabihin ko na lang siguro, ang ayaw kong mawala sa akin, siyempre mga kinoleksyon ko nung noon, nung high school pa ako, tapes, mga poster. Yun yung mga talaga original na sa'yo. Yun ang ayaw kong mawala sa akin. Yun lang, yun. The rest, ayaw ko rin mawala. Pero kinakailangan? Siyempre, pag kinakailangan eh, kailangan, pwede nang i-let go. Pwede nang i-let go. Yung mga tapes na talaga mo. Mga tapes, mga music, ano na. Kasi rock and roll tayo eh. Okay. Mga kapickers na itampok natin ng mag-asawang kolektor ng Quezon City. Kaya ngayon, si parang Ronald na magpo-closing sa atin. Ayun, salamat sa panonood and see you sa next episode ng Tondo Picker. Peace! Speakers, magbibigayan tayo ng ambag para sa donation natin para sa mga bata. Speakers, mag-aambaga ng tropa. Mga konting halaga lang naman to. O, ito.